ikaw ang nangpapuri, bayan ng Diyos, sapagkat ikaw ang bayang inubos. Magalak kayong lumapit sa Kanya, Siya ang Diyos ng hapis at tuwa. Huwag kayong magamba, buong puso manalig sa Kanya, Siya ay hindi tatahimik hanggat hindi tayo lumayag. Sumigaw ka ng papuri, bayan ng Diyos, sapagkat ikaw ang bayang tinubos. Pagala kayong lumapit sa Kanya, Siya ang Diyos ng hapis, Siya ang Diyos ng hapis, Siya ang Diyos ng hapis. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nagaling sa
sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtaliwa namin sa mga ito, kami paghindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon. Samantalang siya'y inyong makikita, siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo, sa dumadalangin tao. Diyos ay tapat at totoo, sa dumadalangin tao. Aking pupurihit, pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo, sa dumadalangin tao. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo, sa matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay. Mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalwa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh," sagot nila. At sinabi niya, Kung ayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagkatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." At ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lamang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis nang nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya,
hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kong ibig kong upahan ang huli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa aking ari-arian? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, kahapon ay kapiyastahan ni Santo Padre Pio. Palakpakan natin ang dakilang patron, Santo Padre Pio. Kahapon ay halos ganito din kadami, ano? Ngayon ay talagang ganoon na lang ating pagmamahal at ang Panginoon ay maligaya sa inyo sapagkat lagi kayong available sa ating Panginoong Diyos. Ating pagnilayan ang mga pagbasang ating napakinggan. Dito makikita natin kung gaano ka-generous ang Diyos. Ano? Kung gaano ang kanyang, sabi ngayon, kanyang kagandahang loob sa tao. Tingnan natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Dito sabi niya, kayong lahat, sabi niya sa bayang Israel, kayong manumbalik na sa Diyos. Kayong mga makasalanan, kayo'y lumapit na sa Diyos. Habang may panahon pa, kayo'y lumapit sa Kanya. Ngayon, ang tao, ang bayang Israel, iniisip nila, pag ako'y isang makasalanan, ako'y, halimbawa, kinangangalo niya, ikaw ay maraming kasalanan ginagawa, alam mong lumapit ka sa Diyos, iisipin mo na pag ikay lumapit sa Diyos, tatanggap ka ng parusa. Sapagkat, kaya sabi ni Propeta Isaías, sabi niya, ibang isip ng Diyos sa isip ng tao. Huwag niyong igagaya ang hustisya ng Diyos sa hustisya ng tao. Magkaiba at malayong malayo, langit, lupa, ang pagitan. Kaya, ang sabi niya, hanapin ang Panginoon samantalang sa inyong makikita, siya ang tawagin habang malapit pa. Kaya sabi niya, laging hanapin ang Diyos, lumapit kayo. Hanapin ang Diyos, lumapit lagi sa Panginoon. Ang kanyang awa ay gayon na lamang, ang kanyang hustisya ay hindi katulad ng hustisya ng tao. Halimbawa, kung ikaw ay isang bata na naglayas, alam mo, pagbalik mo, mamumura ka. Pagagalitan ka, mamumura ka ng iyong magulang. O kaya ikaw ay isang makasalanan, lumapit ka, ikaw ay nahingi ng tawad sa iyong asawa, katakot-takot na sumpa ang aabutin mo. Ganyan ang iniisip ng tao, ganyan ang iniisip ng mga Israelita. Pag akong isang makasalanan ay lumapit sa Diyos, sigurado, parurusahan ako ng Diyos. Kaya sila'y lumalayo sa Diyos, natatakot sa parusa. Kaya sabi ni Propeta Isaías, lumapit kayo. Ang awa ng Diyos ay gayon na lamang sa tao. Huwag kayong lumayo. Dahil sa iyong kasalanan, lalayuan mo ang Diyos. Lumapit ka. Iba ang pagmamahal ng Diyos, iba ang awa ng Diyos kaysa tao. At yan ay inyong mararanasan. Kaya kung halimbawa tayo, sa panahon ngayon, alam mong ikaw ay makasalanan, marami kang inililihim na kasalanan, lumapit ka sa Diyos. Ihingi mo ng tawad ang lahat ng iyan. Ano? At pagkatapos ay tanggapin mo sa Jesus sa banal na sakramento ng komunyon. Ano? Gagaan ang iyong pakiramdam. Huwag yung ikaw ay kinikimkim mo lahat ang kasalanan mo simula nung ikay bata pa hanggang ngayon. Kinikimkim mo, itinatago mo, inililihim mo,
na akala mo'y hindi alam ng Diyos at ikay nagpapanggap lamang, pahihirapan ka niyan. Kaya anong sabi ni Propeta Isaías, hanapin mo ang Diyos, lumapit ka sa Kanya at ang Kanyang awa at habag ay gayon na lamang sa iyo. Sapagkat iba, ang sabi niya, ang aking isip ay di ninyo isipan at magkaibang aking daan kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. Malayong malayo ang isip ng tao sa isip ng Diyos. Kung ang iniisip mo ay katulad ng iyong asawang pag sa hirap unawain na ganyan din ang Diyos, iba. Kaya naman sa atin ngayon, mga minamahal na mga kapatid, ano? Dahil ang tao talagang mahirap magpatawad, ang tao ay mahirap umunawa sa kasalanan ng iba. Pero ang Diyos, ano, ay gayon na lamang ang pag-ibig sa tao. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ito, tingnan ninyo si San Pablo, itong dakilang halimbawa sa atin ng isang taong lumalapit sa Diyos. Siya'y napaka-generous sa Diyos. Sabi niya, sa ako'y mamatay o mabuhay. Kung ako'y mamatay, at piliin kung ako'y mamatay, ako'y matutuwa sapagkat alam ko makakapiling ko ang Panginoong Diyos. Pero habang ako'y nabubuhay, ang aking sarili maglilingkod sa inyo, sa community ng Pilipos, ibig sabihin sa simbahan. Iaalay ko ang aking sarili sa simbahan. Ganyan sa ka-generous sa Diyos. Tulad halimbawa, nung ating mga naglilingkod ngayon sa altar, ano kahapon, alam ko mga ipagod na pagod, ano, kahit ang mga pari, ano, sila'y balda. Sa dami ng gawa ay maghapon, ano, pamula umaga hanggang gabi, ano, walang pahinga ang mga, kaya parang nakikita ko'y kakunti ang mga nagpapakomunyon ngayon. Sapagkat siguro'y masakit ng tuhod, ano, hirap na. Pero, ganun pa rin sila, ka-generous sa Diyos. Iaalay ang sarili sa Diyos kahit ikaw ay pagod na, kahit ikaw ay hirap na, sapagkat alam mo, ang awa at pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang. At yan ang naranasan ni San Pablo. At yan ang gusto niyang ibahagi sa taga-Pilipos. At sa atin din, mga minamahal na mga kapatid, ano? Minsan, napakadami nating mga dahilan para tayo hindi lumapit, para tayo hindi sumimba sa Diyos. Sasabihin natin, nako, ako'y busy ngayon. Marami akong gawain, hindi muna ako sisimba. Ano? Maging generous kayo sa Panginoong Diyos. At isang araw, ganoon na lamang ang ma-experience niyong pagmamahal sa Kanya. Sa mabuting balita na ating napakinggan, narito, ang background dito, nitong talinhaga ni Jesus, ay ganito. Marami ng mga nako-convert sa pananampalatayang Kristiyano. No, marami na. Hindi katulad natin ngayon, ha? Sobrang dami. Noong panahon yon, may mga tagasunod na sa Jesus, ang kanyang mga alagad, may mga tagasunod na yan. Ngayon, nagkakaingitan sa biyaya na tinatanggap. Nagkakahilian na para bang yung kaming mga matagal nang kasama mo, ay para bang, halimbawa, kaya tanong nyo sa inyong sarili, kami po'y matagal nang sumisimba ngayon, bakit itong isang dapadaan lamang sa Padre Pio na itinas ang kamay at humipo na may sakit na kanser ay biglang gumaling, samantalang ako'y buong taon, buong buhay kong inilalapat ko ang aking kamay, ako'y hindi gumagaling. Para bang sila'y naiinggit sa kagandahang loob ng Diyos. Ano? Yung merong mga taong para bang highly favored by God. Kaya naman, itong mga nasa palibot na Jesus, ano? Para sila'y naiinggit dahil yung iba parang nananagana sa biyaya ni Jesus.
ay samantalang sila'y babagong dating lamang, babagong convert lamang ng mga Hudiyo. Samantalang sila'y matagal ng kasakasama ay hindi nakakaranas ng ganong biyaya. Kaya ito ay sinabi ni Jesus. Pakinggan ninyo ang talinhagang ito. Kaya sinabi ni Jesus, ano? Yung una, nagtrabaho simula umaga, ano? Alas 6 hanggang alas 5 ng hapon. At si Jesus ay kumuha uli ng magkatrabaho, yung manggagawa, ano? Alas 5. Parehas, isang dinaryo ang ibinigay. Parehas lamang ang ibinigay. Kaya nainggit itong maghapong nagpagod, nagpagal, sapagkat ang alam niya, tatanggap siya ng mas marami. Mas maraming biyaya sa Diyos, sapagkat maghapon po akong naghirap, maghapon po akong nagpagod, samantalang ito'y kararating lamang, iisang oras nga bakang dadalawang taga doon sa kanyang ubasan, tapos na ang isang oras, pero binigyan ng isang dinaryo. Mga minamahal na mga kapatid, minsan ganyan ang tao, ano? Tayo nahihili, naiinggit sa mga taong minsan parang tingin natin ay highly favored by God. Ano? Tandaan natin kung gaano kamahal ng Diyos si Santo Padre Pio, ganun din ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. Ano? Kaya mga minamahal, ano, huwag kayong makaramdam na parang kay naiinggit. No? Tulad nung halimbawa, sabi ko nga po sa inyo dati na yung isang taong nakausap ko dito, hindi ko masabing malalim ang kanyang pananampalataya. Sabi lang niya, Father, ako lang ho'y napadaan dito. Ako po'y nag-a-apply para po ako'y makapag-abroad, papunta po ako ng Canada. Ako po'y pabalik-balik na hindi po ako makapasa-pasa. Ako hinapadaan lang dito sa Santo Tomas. Dumiritso na ako diyan. Ako lang ho'y kumaway kay Padre Pio. O'y umalis na. Pagkalipas ng ilang araw bumalik, siya daw ay makakaalis na. O, isipin ninyo. Samantalang yung iba, mayat mayay naririto, pero para bang nakakahili doon sa mga taong espesyal ang Diyos sa kanila. Pero tandaan natin, ang pagmamahal ng Diyos sa atin at kay Padre Pio at sa lahat, sa bawat isa, ay pare-parehas. Tatayo tayo, sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid nating tayo makasalanan at tungkulin nating magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Kaya nga hilingin natin ang biyayang mahabag at magpatawad tulad ng Diyos. Ating itugon, mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat at lokal, nawa siya'y maging malinaw na tanda at kasangkapan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat nating pinunong espiritual, nawa patuloy sila maging inspirasyon namin sa kanilang kagandahang loob sa lahat na nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan at iba pang nanunungkulan, nawa maging mabuti silang halimbawa sa pakikipagbati at pakikipagtulungan sa kalaban sa politika,
Alang-alang sa ikagagaling ng bayan, manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, ninggin mo kami. Para sa iba't ibang antas ng lipunan, nawa sila'y maging makatarungan sa isa't isa at magtulungan para sa pagtataguyod ng katarungan panlipunan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naapektuhan ng mga pag-uusig at mga gawa ng mga terorista, nawa mapatawad nila ang mga may pananagutan sa kanilang sinapit at makatagpo ng katahimikan sa mapagpagaling at mapagmahal na Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay amin ang tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kayo hindi naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natupos mong tunay. O Jesus, sa aming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay San ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kay San ng mga Apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin pangalan ko, mapasa amin ang kaharian mo. Ngayon ang aming katanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala. Sa lahat ng
hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapayapaan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ginawang pagliligtas.
nais ng pagbabasbas. Si Kristo ang tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas. Si Kristo ang tinatanggap. Samantalang kumakain noon ang huling hapunan, tinapay ay hinihain bilang katawang banal ng Panginoong nang biling siya ay magsalu. Ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap ang Papa na may alamang inawakan ni Jesus. Inumin niyo ang dadana na dugo kong panumos ng makanta ng patawan para sa sansinupo. Ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas. Kristo ang tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas. Si Kristo ang tinatanggap. Ang isinasagwang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. I believe.
forever shall endure. Even God, ever me, I adore you, truly present underneath this veil. All my Lord shelters itself before you, sees it all before you, fades and fades. On the cross was the Lord God has splendor, here o'er manhood lies Eden too. Unto both alike my faith I render, and as soon a contrite if I sue. Eden God, ever be I adore you, present underneath this veil. All my heart subdues itself before you, sees it all before you, fades and fails. Eden God, above me I adore you, present underneath this veil. All my heart subdues itself before you, sees it all before you, fades and manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsala mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo po lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali ang lahat para po sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Ipinapaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Bazaar ng Lasak.
ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaaring din kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Ilabas niyo ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso. At adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya.